lang po ako si Miss M para maghatid ng mga kaganapan para sa Prima Donas na ating inaabang-abangan, painit ng painit na. At ito po ay para sa mga hindi nakapanood dyan at sa aking mga mahal na kapwa OFWs ko na talaga naman sobrang busy natin sa mga trabaho. At ito na po mga kaganapan. Dahil nga itong si Kendra ay talagang atat nang mawala sa pamamahay ni Lady Prima itong si Lilian. Kaya nag-isip siya kung paano niya machuchugi itong si Lilian. At naisip niya ang paraan na ito na dapat itong si Brianna ang ginamit niya para naman machugi na ng tuluyan itong si Lilian sa pamamahay nga ni Lady Prima. At ito naman, ang galing nga ng utak nitong si Kendra. At nagtitimpla ng gatas itong si Juday. At nakaisip na naman ng kasamaan itong si Brianna. Abay, akalain mo yun, nagdrama-drama. Kunwari na siya yung magbibigay ng gatas kay Lilian. At tiyempo naman na nakita niya itong si Lilian dito sa may labasang bukana ng terrace ng pamamahay ni Lady Prima na paakyat si Lilian at sinalubong siya ni Brianna. At kunwari, mahusay siyang anak, aabutin kunwari yung gatas, subalit natapuan, ibinuhos niya ng bonggang-bongga ang gatas sa dibdib ni Lilian. Nako. So, sino ba naman tao ang matutuwa dyan? Siyempre, at first talagang magagalit tayo, kaya sa sobrang galit ni Lilian, dahil nga, binastos siya ni Brianna. Hinawakan niya lang naman ito sa kamay para pagsabihan sa ginawa niyang pambabastos sa kanya. Subalit natapot nga, ayan, naganyan-ganyan sila, mano-mano, ayan, nahulog itong si Brianna sa hagdanan. At syempre, nako, alalang-alala naman itong si Kendra kasi hindi naman yun sa script nila. Ayan na nga, tuluyan lang na punta na sa sahig itong si Brianna. At taranta talaga si Lilian, pati naman si Kendra, lahat na taranta. At agad na nga isinugod itong si Brianna sa hospital. At doon sa hospital, naku, nagkwekwentuhan na sila kung ano yung pangyayari. Sinabi ni Lady Prima, Kendra, ano ba talaga ang nangyari? At sinisisi talaga nila itong si Lilian. Sinabi ni Lady Prima na talagang si Lilian ang may kagagawan, subalit kaya nga naniwala na talaga itong si Jaime dahil umepal sa usapan itong si driver nila. At sinabi ng driver nila na nakita niya nga ang pangyayari na nagbubunuan ang dalawa hanggang sa nalaglag nga ito si Brianna sa hagdanan. Kaya nga medyo nag-aagaw isip na si Jaime na dahil nga umepal itong si si driver. Kaya ito naman si Lilian. Sobrang martir naman kasi hindi niya pinagtapat talaga ang totoo kung bakit sila nagbunuan, dahil sumugod din naman siya sa hospital dahil nga syempre ang pagkakaalam niya talaga, 'di ba? Anak niya si Brianna, kaya sumugod siya sa hospital dahil nag-aalala siya. Subalit ayan na nga, nagkataon ng palabas ng room ito si Kendra, nagtagpo sila at ay nako, itinulok agad ni Kendra itong si Lilian dahil ayaw niyang pupunta itong si Lilian sa hospital at sinampal pa. Nako, ito naman kasing si Lilian napaka-martir. Nako, wala nang martir ngayon Lilian sa panahon ngayon. Kaya lang, utos ni Derek. Kaya ito naman si Lilian, iyak lang ng iyak, panay
nagpasabi pa ulit-ulit na wala siyang, hindi niya sinasadya, wala siyang kinalaman. Kung bakit hindi mo sabihin, Lilian, ang totoo na binuhusan ka ng gatas, kaya nagkaroon kayo ng bunuan. Ayan, at ito namang mga bata, eh gusto talaga nilang puntahan kung saan nakatira ang kanilang nanay. Kasi ando doon nga sa ang nanay nila, diba si Lilian, sa bahay ni Lady Prima. Kaya gusto nilang makontak itong si Brianna sa pamamagitan nito ni Cedric. At tinulungan naman sila ni Cedric, tinawagan niya. At meron din isang kaklase nila ni Nolan na nag-inform kung saan nakatira itong si Brianna, at sinabi din nila na nasa hospital nga si Brianna dahil nga sa pagkakalaglag nito sa hagdanan, kaya pupuntahan nila ito sa hospital. Pupuntahan ang magkakapatid si Brianna sa hospital. At ang patisal para bukas, eto na nga, kung mapapatawad ba ito ni Jaime, itong si Lilian, dahil nga na napunta na, na-program na sa utak niya na may kagagawa ng pangyayari ay si Lilian, dahil na naniniwala na ata siya sa mga sabi-sabi sa kanya ng mga taong nakapaligid. At maka, ito rin mga magkakapatid, matutuntun na kaya nila si Lilian dahil nga pupuntahan nila ito sa hospital, at aalamin din nila kung saan yung bahay nga naway makita nga nila si Lilian. At si Lilian talagang super duper nagmamakaawa, nakaluhod pa kay Lady Prima, subalit ayaw talaga siyang patawarin. So ayon ang ating review reaction for today. Hope you like it, and thank you so much sa inyo, at lalo na sa yung nanood ngayon. Thank you so much sa oras na inilagak mo. Thank you so much, and shout out sa aking mga subscribers. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe na po. Libre lang po yan. Thank you. Bye-bye.